kayo'y nanonood sa Nagbabalik si Kasabwat RSJ. Excuse me. Pasensya na, hindi ako maka-comment sa inyo eh. Kasi si Russell phone ko, ghost touch. Kaya ang gagawin ko na lang, i-share ko na lang yung mga video nyo. So, pero syempre, shout out muna sa lahat ng mga viewers. Excuse me, subscribers, sharers, at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, kahit sa ibang planeta, sa ibang kalawakan. Thank you. Shout out sa lahat ng naabot ng ating munting channel, nakakapanood ng ating video, vlog sa YouTube at sa iba pang social medias. Thank you. God bless you all. Ingat kayo dyan. At dyan nagtatapos ang hindi, joke lang. Ang content natin for today, requested by Brother Raymart. Brother Raymart, yung shoutout sa iyo. Subscribe na kayo kay Brother Raymart. Request niya to. Ang alamat ng pinya. So, siguro, alam ko, men, napahinggan nyo na to nung bata pa yung alamat ng pinya. Pero, para sa akin, hindi totoo yun. Ito ang mas tunay. Para sa akin, mas tunay itong alamat ng pinya ko. Mas totoo to. Mas kapanipaniwala. Ayun. So, ito na ang kwento ng aking alamat ng pinya na request ni Brother Raymar. So, ito na ang detalye ng kwento. Noong panglabing isang panahon, sa napakalayong lugar, may nagpapagawa ng bahay. At ang pangalan na nagpapagawa ng bahay ay si Zombie. Ang pangalan na nagpapagawa ng bahay ay Zombie. Yun. So, yun, nagpapagawa siya ng bahay kasi nanalo siya sa sa sugal. Sugal sa social media. Una pa lang may social media na. Ayun, so masali siya sa mga ganun eh. Yung, lalo na sa mga sugal sa basketball, sa sports, ganyan. Especially sa NBA. Yun, nanalo siya ng 300,000. So, sabi niya, sa asawa niya, ang pangalan ng asawa ni Zombie ay Zumba. asawa ko, Zumba. Nanalo ko sa sugal, sa basketball. 300,000. Tapos tuwan-tuwa yung asawa niya, no? Tuwan-tuwa yung asawa niya, si Zumba, no? Talaga, salamat naman. Makakapagpagawa na tayo ng bahay. No? So, kinabukasan, nagpagawa na siya ng bahay, no? So, kinuha niya yung mga tao doon, no? Mga bossing, magpapagawa ko sa inyo ng bahay. Sino ba yung ano nyo dyan? Yung kapatas nyo or foreman niya. So, yun. Nagpagawa na nga sila. Nagpagawa na sila. So, habang nag-umpisa na nga sila magbungkal doon, nagagawa ng bahay. At habang gumagawa na nga ng bahay, yung mga tao doon, na kinuha ni Zombie, kinausap siya ni foreman, ni kapatas. Ang pangalan ng kapatas, Carlos. Sabi ni, Boss Zombie, pwede bili ka po ng kulang tayo sa pako, kahoy, bakal, at yero. Ayun. Tapos sabi ni Zombie kay Carlos na foreman, sige, pupunta na ako. At umaris na nga si Zombie. Ginamit niyang sasakyan UFO. UFO. So, yun, umandar na nga yung UFO, no? Ang driver, ang driver alien, syempre. Bayad po, sabi ng, sabi ni Zombie. Sabi naman nung alien, saan po ito? Diyan lang po sa, sa bayan. Dun po sa may hardware. So, yun. At tapos, pumaka na siya, para po, dito na lang, yun.
Ang pamasahin niya, ano, minimum 15 sa UFO yon. So, nasa ano na nga siya? Nasa hardware. So, ano, kinausap niya na yung ano, ano doon, yung tindera. Ma'am, pagbilan nga po ng mga, ano, ng pako, bakal, yero, at pako, bakal, yero, at kahoy. Tapos ang sabi ng tindera, "Nako po, sir, pasensya na, wala na po kaming pako, yero, bakal, at kahoy, ubos na po eh." Eh, tapos sabi naman ni, ano, ni zombie sa tindera, "Eh, ganun po ba? Eh, ano po ang, ano, ang available dyan? Ano po ang pwedeng bilhin?" Tapos sabi ng tindera, "Ah, meron lang po kami dito, ano, pinya." At simula noon, nagkaroon na ng alamat ng pinya. Anong mapupulot na aral sa aking kwento, sa ating kwento? Ang moral lesson ay, matulog kapag nagbibilad sa ulan. Thank you.